feels right. Happy Valentine's. Valentine's. You like it? Sobra. Thank you. Hindi ko pa ako magpapobo sa'yo. Siyempre. Wrong. Kita naman na sa'yo. Valentine's, eh. Hello? Sabi mo. Dito na siguro ako sa meeting ko magdi-dinner. Oh, si Justin, kagising pa ba? Pakausap nga. Sa'yo ako magtiwala lang. Hello, baby. Oh, you're a good boy, okay? Pipilitin ni Daddy umuwi tonight. Yes, baby. Okay, good night. Bye, love you. Wala kong maninagnag. Kay tiling bati na alam ko kung saan wala'y masasaktan. Ito. Para to dito. Ikaw para ko sa pamilya mo. Galing din ako sa broken family, Rafael. Alam ko kung gaano kahirap tong sitwasyon na to. Kinakain ako ng konsensya ko eh. Ako sumisira sa pamilya mo. At siya, hindi niya deserve to. Cristine, come on. Hey, usap muna tayo. Cristine. Cristine. Cristine, stop. Cristine. Ashley, come back. Cristine, wait. Mag-usap pa muna tayo. Let's just go upstairs. Sorry. What's wrong? Cristine, can you hear me? Tama na. Mag-uusapan naman natin ulit to. Sa dinner. Para saan pa? Tama na. Mahal kita. Sabi ko, magtitiwala lang sa'yo. Mali ako. Sabi ko, mag-iskandalo dito. Umigil ka! Alik! Sinis! Masuha! All I wanted was for you to succeed. Not to turn you into a monster. For showing up, Alicia. I really missed you. Kaya lang ako pumayag na makipagkita sa'yo. It's to make our breakup official. Hindi na tayo, Justin. Let me guess, you also think I'm a monster? Also? Hindi na inisip ng daddy ko eh. And to think, ginawa ko lang naman lahat ng gusto nila. Nagsisimula ang tagumpay ng ating mga anak sa ating mga magulang. Bukod sa ating mga bilin at gabay, ito ang nagiging bitbit nila sa mga kinakaharap nilang malalaking desisyon sa buhay. Bukod sa scholarship na to, nakasalalay sa ating mga magulang ang kinabukasan ng ating mga anak. Our children.
are a reflection of us, parents. What happened to Roland was an accident. If I admitted everything, mali ako, mapapahamak ang pamilya ko. Now that I'm trying to save myself, mali pa rin ako. I belong to the most powerful family in this country, and yet I feel so empty, I feel so useless. I tried everything to win over my dad. Ngayon, ako pang may kasalanan, napakalaki pa rin ang pagkukulang ko pala. Let's help make them become better individuals. Congratulations again, scholars. Salamat po, Mr. President. Mahal na mahal namin kayo. Salamat. Salamat, Mr. President. Lagi kami nakasuporta sa'yo. Idol ko din po yung anak niyo, sir. Mag-aaral po ako ng law school tulad ni Justin. Sige, salamat. Salamat, Mr. President. Salamat, Mr. President. Sige. Magsalita ka. Sinong kasabwat mo? Salita ka! Sinabi ko na. Sinabi ko na sa inyo. Sino? Tauhan lang ni Presidente Erzar. Wala nang iba. Sino nga yan? Gusto mo na ba talagang mamatay? Ano mo talaga gusto mo, di ba? Gawin niyo na! Wala na akong pake! Pumuna na ako! Hintayin mo lang. That's an order. Bukas! Please! Baba niyo mga pare! Malonso, tigilan. Ang dagdagan ng mga kasalanan mo! Babaan nyo na mga pare, hindi! Ipuputok ko to! Babaan nyo na. Sir. Bakit hindi kayo babaan nyo na? Bilis! Bilis. Nina! Kawalan nyo na si Danica. Kaya nyo sila.
Moises! Moises, ano ginawa mo? Halika, kunin mo mga pare. Moises! Turun mo, pare! Moises! No! Mabe! Diyan lang kayo! Lugo mo lang ako, Moises! Kasarapin. Moises! Ililigtas niyo ba talaga kami? Oh, ayaw ka pa ng duda. Ito na nga, oh. Nakatakas na kayo. Hindi mo siyerta tapatan ng kanta. Hindi ko inaasahan na talagang dudulungan mo kami. Pero paano to, Tito Rafael? Panibagong kaso na naman to ni Moises. Kidnapping dati, ngayon. Anong kakaso nila kay Moises? Na hinostage ako ng taong pinidnap nila? You think they will report it to the police? Release it to the media? I don't think so. Sila ang masisira, Danica. Lalo na ngayon. Hindi lang si Moises ang kinidnap nila, pati ikaw. Saan niyo kami balak daling ngayon? Kung saan ang ligtas, Moises? Iuwi niyo na lang ako kay Papa. Gusto ko na siyang makita. Hindi pa ngayon, Danica. Si ate po. Si tatay. Ligtas po ba? Sa bahay. Buti na lang binalaan kami ni Presidente Rafael nang umalis. Eh kundi, siguradong gagamitin nila kami para pigayin ka magsalita. Tay, na pala. Danica, anak po ng dating Pangulo. Sinaktan ka rin ba nila? Subukan lang nila. Maraming salamat sa'yo, Danica. Sa tulong mo sa anak ko. Eh, umpisa pa lang, alam ko na pong inosente siya. Pero napalpak ko yung plano namin dahil napigilan ni Tito Jaime. Dito na humo na kayo pansamantala. You'll be safe here. For now. As much as I want to, pero hindi pwede, anak, dahil sobrang delikado. Pero susunduin kita dyan agad. Gusto ko na rin kitang makita. Soon, I promise.
I love you, anak. I love you, Papa. Thank you for making Danica safe. The battle is not yet over, Tito. Nagsisimula pa lang, so... Good luck to us. Good luck to them. Sinasabi ko sa'yo, ngayong alam ko na kung nasan ang anak ko, good luck to them! Senator. Well, I know those looks on your faces. Bakit sino ba inaasahan ninyo na pangulong dadating? And the most important question is, ano bang klaseng pangulo ang gusto niyong mamuno sa inyo? Yung pangulo na sasabihin lamang ang gusto niyong marinig pero tinatago niya ang kanyang sariling interes, o yung pangulo na sasabihin sa inyo ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit? We are here to recognize the exemplary heroes sa hanay ng kapulisan na nagtanggol sa atin sa kapahamakan, nagbantay ng batas upang siguraduhin na tayo'y mabuhay na payapa at malaya. Pero payapa nga ba talaga kung tahimik lamang tayo dahil takot tayong magsalita? Malaya nga ba kung nakatago ang katotohanan at sunod lamang tayo ng sunod sa kasinungalingan ng ating mga nakaupong opisyal? Kung ganun, huwad ang kapayapaan at ang kalayaan. Kaya mga kababayan, nandito ako ngayon, hindi upang manahimik, kundi isiwalat ang buong katotohanan tungkol sa kasinungalingan at sa korupsyon ng sarili kong pamilya, ang Pamilya Sagrado. Salbasyon! Kayong dalawa laya na. Ay, ano nangyari to? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos, anak. Kinikilala natin ngayon ang mga magigiting na kapulisan. Sila ay mapapasama sa daan-daang bayaning nagbigay ng pag-asa sa ating bayan at pinagkatiwalaan ng taong bayan. Personal naming pinapakinabangan. Bakit pinagsalita niyo si Eliezer, ha? Awatin niyo yan. Gawin niyo ng paraan! Is recognizing what? The past and nowadays heroes have sacrificed for our country, pero nakakalungkot isipin na ang lahat ng ito ay palabas lamang dahil hindi naman isinasabuhay ng karamihan sa ating mga opisyal ang kabayanihan. Ang halimbawa ng kabayanihan ng mga nandirito ngayon. Inaasahan niyo kami na maglingkod ng tapat at may integridad, na kami ay maging sandigan, maging bayaning sandigan ng mga kababayan nating sadlak sa kahirapan, pero nakakalungkot isipin, karamihan sa aming mga opisyal ay kabaliktaran ng kabayanihan. Sapagkat ang inuuna namin ay ang sariling kapakanan at hindi ang interes ng taong bayan.